Simulan natin ang pagbabalita sa nangyaring trahedya sa Laot sa Quezon kaninang umaga. Pito ang namatay matapos masunog ang sinasakyan nilang fast craft. Magbabalita si Mon Gualvez. Nabalot ng makapal na apoy at usok ang fast craft na ito sa gitna ng dagat sa Real Quezon pasado alas 6 na umaga kanina. Ang mga sakay nito nagpalutang-lutang na sa tubig. Kaya hinagisan sila ng lubid at life jacket ng mga tripulante ng isang dumadaang barko. Ang kapitan naman ng isa pang barko may pakiusap sa mga sakay niya. Isa-isa namang nasagip ang mga biktima. Sa isa pang video, makikita na sinubukang i-revive ang isang lalaki. Pero isa siya sa pitong nasawi. Labis ang pagluluksa ng kanyang misis na si Shirley Davilles, lalo't anniversary na nila ng asawa sa Webes. Paluwas daw sana sila ng Laguna kasama ang dalawang apo para bisitahin ng kanilang nanay. Pero nauwi ito sa trahedya. Napakasakit po talaga, sir, na mawala ng asawa. 24 ang naitalang nasugatan na dinala sa ospital, kabilang ng stroke survivor na si Wally Calieja. Ako nawala ng malay, ay. Oo, nung ako yan, hindi ko na alam. Talagang gawa na ako, sa dami na nainom kong tubig. At saka yung paglubog-lubog ko, pinipilit ko talagang lumutang ng kuwana, ay mahina naman ako. Galing ng Polillo Island ang fast craft at papuntang Real. Pero posible umunong nagkaroon daw ito ng problema sa makina. Pumutok sa ilalim sa ang ano namin sa engine room. Then after noon, seconds lang, makapal na usok na yung lumabas. So nabalot na ng usok yung buong barko at pagkasunod noon ay apoy na. Subject for verification pa rin ano, either nag-overheat or may something doon na related doon sa engine ng barko na biglang pumutok. Bumuo na ng Board of Marine Inquiry para sa investigasyon. Sabi naman ng Coast Guard, dumadaan sa inspeksyon nila ang bawat vessel na babiyahe. Meron po tayong pre-departure inspection. Mandatory po yan. Kasama na yung pag-check kung ilan yung capacity na yung actual on board para malimitan natin, maiwasan natin itong overloading. Ito na ang pangalawang beses na PH. Mon Gualvez, News 5.